2 guys, ayan. Hapon na kasi, medyo madilim. So, ayun na yung naluto ko. Hello guys! Welcome to my YouTube channel, Margie TV. So, merong palabasa rito guys, sira na siya. Ayan. Kasi hindi pinapansin ang ano rito ang palabasa. So, ngayon lulutuin ko siya. Asukal lang halo guys. Hindi katulad dyan sa atin sa Pinas. Usually kasi dyan sa Pinas, diba sa Pinas, ang kalabasa talagang ginagataan natin, ganyan. So dito sa Taiwan, dahil puro gulay ang mga tanim nila, hindi nila pinapansin yung mga ganyan. Kung may gata nga lang dito, gagataan ko yan eh. So hindi ko naman siya magata kasi nga wala naman pang gata, alam, bibili pa ako, yung naman gumastos. So ngayon guys, itong bulok mapupunta na siya sa basura. Ayan, itatapon ko na siya. Ayan. Siba, ang laki nung kalabasa. Kalabasa squash pumpkin. Yeah. So ayan ang ating kalabasa. So ngayon lulutuin ko 'to, guys. So ngayon mapunta na 'to sa sira, hindi na siya mapakinabangan. So naglinis ako, nakita ko sa ilalim. Kaya nakita ko sira na. So ngayon umpisa natin 'tong tirahin. Masisira na rin pala 'to, mga besh. Ayan, so umpisa natin lutuin tong kalabasang to, or squash ba yan? Ay, ala, nakalimutan ko ba itong binalatan? Di pa ito binabalatan, guys. Sinugasan lang pala to. Ayan, kabablog, shout out sa pagbabinag. Ayan, ang bali kasi pag niluluto to, kasama na balat. Sa atin, di ba, sa Pinas to, inaano to yung ano ba yan? Hello Melanie, shout out. Nagbe-vlog ako. Usually kasi sa Pinas, guys, 'di ba? Ginagataan lang 'to. So ngayon, hindi ko pakita ko sa inyo para lang tamang pagluluto ito. Para may vlog na rin ako nito, pero usually kasi wala naman siyang nasirang ano. Buti na alala ko. Sama pati balat dito kung lutuin. Pero steam lang ang pagluluto nito. Titingnan natin yung buto kasi nga baka sira. Yung buto rin kasi sinasama rin siya. So parang sira naman siya, kailangan hindi din isama ang buto. Kasi sasabihin ng boss ko, yung buto, asan yung buto, guys? Yan. Katulad nung nagtanggal ako, hindi naman sinabi. Tinanggal ko yung buto. Hinahanap sa akin, nasan daw yung buto, ha? Di tinanggal ko kasi, di ba, tayo naman, tinatanggal naman natin yung buto pag nagluluto tayo. So, ngayon, nasabihin ko na lang sa boss ko is, parang nasira na lang yung buto niya. Kasi parang bulok-bulok naman siya. Kasi, masarap kasi sa kanila pag may kasamang buto. Sabihin ko na lang is, bulok na yung buto, kaya tinanggal ko na yung buto. Ayan, parang pasira na kasi yung buto niya. Kasi daw, mas masarap pag may buto. Tatanggalin ko ba? Huwag na lang siguro. Guys, hindi ko na tatanggalin yung buto. Ayan, penge, sabi ni Melanie. Nag-vlog ako, Melanie. Ayan, so ayan yung loob, guys. Ito, sira. Sira siya. Ayan, so ipapakita ko na lang ito sa boss ko. Tapos, tatanggalin ko na lang yung buto. Balikwanin ko na lang yung mas okay. Ayan. So, ayan. Parang may natamis na kalabasa ang ginagawa dito eh. Nung una nilagay ko asukal. Asin. Kasi nakita ko nagluto yung lola ko. Nilagyan niya ng ginger. Tapos nilagyan niya ng asin. So ginaya ko. Tapos yung boss ko, okay daw. Anong tinikman? Asin daw nilagay ko. Dapat daw asukal. Aba, malay ko. Hindi mo saan sinabi. Basta kung ano yung nakita kong luto, ginagaya-gaya ko lang. So tatanggalin natin yung buto. Kasi may pagka na siya, maitim. Maitim yung pinakabuto niya. So, papakita ko na lang to sa boss ko na tinanggal ko yung buto nito.
Siyempre, kakain ako eh. So, kasi ito yung ginagawa ng boss kong babae. Nakaraan nagluto ako. Hindi kasi nila pinapansin to. Ngayon, yung nagluto ako, ginawa niya, blender niya. O, di ginaya ko. Gaya-gaya lang tayo niya kung ano yung mga ginagawa niya. Gaya-gayahin din natin. So, minsan kasi dito sa Taiwan, mga besh, ano, yung mga hindi natin alam na lutuin, na pwede pa lang, ay, hindi, kumbaga yung parang mga luto ng mga Chinese, parang napapaano ka na rin, yung napapasabay ka na sa mga ginagawa nila. Tapos kung ano yung nakikita mo, siyempre gaya-gayahin mo din. Kasi dito naman, di ka naman nila utusan na, parang anuhin mo yan yung ganyan-ganyan. So nakita ko na siya, parang hindi talaga siya pinapansin, pinapakiramdaman ko lang. Hanggang sa na-duty na ako dun sa hospital, nandito pa rin yung kalabasa. Ayun, nakita ko na bulok na. Sabi nung Tachi kanina pumunta rito. Sabi niya, hala, bulok na. Sabi ko, oo, kasi hindi niluluto ni boss. Sabi ko, lulutuin ko ha. Sabi niya, oo daw, pwede. So pampadayet naman to. Ito nang gagawin kong ano, lunch. Pero may lulutuin talaga akong gulay. Ano siya, yung kakaibang gulay yan. So ito muna yung unang iba-vlog natin. Sunod na yun. shout out sa inyong mga supportive ko dyan. Mega shout out. Hello, Ana Bustinera. So istimin natin to. Eh, may kanin lamig. Naalala ko, ito na lang yung kainin ko. Para lang tayo magsisibak ng kahoy. Cooking time muna tayo. Cooking vlog. Cooking vlog muna tayo ngayon. At ako'y magdi-day off sa Linggo. At magpo-post na naman tayo ng magagandang video dito sa Taiwan. Kaya kung hindi ka pa connect sa akin channel, don't forget to like, subscribe, and leave a comment para mabalik ako kayo. Yan. So, malalaki yung hiwa natin dyan. Hugas-hugas na natin to yung balat na hugasan dito. Kasi dito sa Taiwan, mga besh, ay usually dito kasi ang mga Chinese, masisipag sila magtanim. Kaya hindi ka magugutuman pagdating sa mga gulay. Kasi nagdala na naman dito yung anak. Ito, oh. So, ito yung lulutuin ko ngayon. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Ayan. So, gulay yan. Green. Yan ang lulutuin ko ngayon. Gagawin ko ngayon. Hindi ako magra-rice. Buhay na ako sa gulay. Kasi makagulay ako. Laking gulay. Laking gulay ako. Ang tigas. Ang puti ko sa camera. Oh. Just because of gulay. Ano ba yun? Anong yung cellphone to? Opo yan. Opo, di ba gulay? Ayan ha! Pampalinaw na matagas. Tignan nyo yung mata ko. Dahil sa mahilig ang kumain ng gulay, 41 na ako, napakalinaw talaga ng mata ko. Hindi pa lumalabo. Kahit anong letter yan, kahit gano'ng kalit na letter yan, basang-basa ko yan. Kasi nga, malinaw ang aking mata. Kahit sa madilim pa ako nagtitext, sabi ng boss ko. Sabi niya, huwag kang magtext dyan sa madilim. Yung mata mo masisira. Tapos, kunwari hinto ako, siyempre. Tawa lang ako. Tatabi ko na yung cellphone. Maya-maya. Sabi niya, doon ka mag-text sa sala. Siyempre, nakaya naman, diba? Alam mo, ano, doon ka mag-text sa sala. Sabi, baka naman sabihin, sarap ng buhay nito. Pero, usually naman dito, hindi naman kasi bawal yung pag-text. Allowed naman ako. Pero, nakaya naman kasi, diba? Parang, sarap buhay ko talaga na mag-text-text sa harapan nila. Kahit walang sasabihin, yung parang kahit sinasabi na, doon ka mag-text sa sala. Siyempre, oo ka na lang, diba? Pero nakakaya. Kasi dito, mga tao dito hawak, cellphone. Yung anak nila, cellphone din yung hawak pagdarating sa school. Cellphone, yung boss kong babae. Pag wala pang alas-6 kasi usually nagluluto siya mga 6 p.m. Mga 5:30 na handa niya na yan. Tapos magtatanong naman ako, sabi ko, may hugas ang banggulay. Tapos sabi niya, titignan ko. Kasi nga, ayaw niya pang ano, wala nang akong ginagawa. Kasi ano, sabi niya, mamaya na ako magluto, maaga pa. Magdot-dot muna yan, upo muna yan dyan sa sala, magsiselfon niya. Nakita ko, anong ginagawa niya. Nag-games, eh mo, anong game niya, ML ba yun?
Tapos matawa kayo guys. And then, ano? Anong oras na? Parang magsisix na. Biglang dumating yung asawa, yung lalaki, yung boss ko. Ala, dali-dali sila lahat tayo. Tapos nag-start na siya ng magluto. Kasi nga dapat tala sa is nagluluto na siya. Kasi usually kasi kumakain kami, it's either na 6:30 or 7. Basta kahit yung anak nila kahit wala pa nakaluto na, sabi sa akin ng boss ko, tara kain na tayo. Sabi na nagutom. Sabi ko, misa aga pa, maliligo muna ako. Pero ang bilis ng oras, di. Sabi ko, kakain na lang muna ako. Kasi ano, maaga pa. Yun. Kaya cellphone dito, cellphone dito eh. Kaya naman yung wifi ko, ay data ko, dyan lang naman yan sa SIM card. Wala namang wifi dito. Lahat nasa SIM card. Wala akong makalibre na ako ng wifi, hindi ba na? Ang ano talaga nitong kakabasang to, no? Para siyang maligat ba? Yung... Ayan, Louie. Ayan, nag-shoutout sa'yo, Louie. Ano? Order ba kayo ng kalabasa? Online. Sino may gusto ng kalabasa? Sariwang-sariwa. Order na ba kayo? Steam lang. Ayan pa, ang laki. Grabe, laking kalabasa. Pero nasayang yung nasira. Grabe ako nang hinayang dito sa nasira. Guys, tingnan nyo, inamag na. Hindi talaga pinansin ang kalabasa. Pero hindi nila alam. Ang kalabasa ang pinakamasustan daw, di ba? Like me, ang aking mata ay malinaw na malinaw pa just because of kalabasa. Yahoo! Tapos, sarap gata. Oo nga, sarap nga. Kamusta ka naman, Louie? Kamusta ka na? Anong balita sa'yo? Saka na pumapasok sa Makati? Ayan. Tapos ito guys. Diyan, steam na. Hugas-ugasan ko na lang siya mamaya. Hugasan ko muna siya ng asin. Siyempre, matagal na ista. Hindi ba matagal siya na ista? So, hugasan ko siya ng asin. Siya ako steam. Yeah, maraming salamat sa mga nanonood sa aking vlog, guys. Sa walang sawang pag-support sa aking channel. Yeah, support mo naman yung ano ko, Louie, yung channel ko, YouTube, Margie TV. Ang tigas. Gustong-gusto ko na siyang kumain ng kalabasa. Tapos, ayan o. I-blender. Ang sarap. Kaya, hindi rito uso ang ano, ang gata. Yung boss ko nilaki. Kasi, di ba, parang may dinadala rito mga milk tea. Inalo ko yung boss ko. Sabi ko, gusto mo? Sabi ko, gano'n. Gusto mo ba? Sabi niya, ayaw daw niya kasi masusuka daw siya gatas. Kaya pala yung nagluto ko ng spaghetti. Ay, ano ba yung niluto ko? Parang spaghetti yata or parang salad, parang buko pandan. Inalo ko siya yung dalawa pala kami ni Lola. Sabi niya, ayaw daw niya kasi maganon daw. Sabi ko, So, ayaw daw niya ng may gatas. Kaya pala hindi siya umiinom. So, hugasan muna natin tong kalabasa. Para malinis. Next natin gagawin ito. Mag-ano na muna tayo mag video kaysa mag-live. So, ayan, nahugas ano na muna tayo, guys. Hugas gulay. Tapos, ito, hugas natin tong gulay. Dito natin siya. Yun. So, dito natin siya lulutuin, guys. Kasi, so, dito natin siya lulutuin. Hugasan mo natin. Hugasan mo natin ang asin. Ang mga gulay, guys, hugasan nyo. Tip ko sa inyo, hugasan nyo ng asin. Kasi minsan may mga gamot-gamot siya. Lagyan nyo siya ng asin para patay ang germs. So, saka natin siya hugasan isa-isa. Masarap talaga ang kalabasa.
pag napunta kayo dito sa Taiwan, guys, puro gulay. Pwede na yung steam kasi, di ba? Wala nang hinahalo. Masyadong parang luya lang. Mas maigi pa yung halo. Pero alam mo naman dyan sa atin, di ba? Pero usually kasi ang mga luto rin talagang Chinese food nila. Parang same lang din ang ano, pero same lang din ang gulay, pero iba lang ang pandan ito. Gata natin maigi. Kasi ano, matagal na siyang ma-stack. Yung medyo madumi yung tubig niya. Iba sa training, ilang beses hugasan yung gulay. Pero dito, inugasan mga isang buwan. Ako talaga, pag nakakot ako, hindi ba lang pag ako talaga nag-hugas ng ano, pag ako talaga nag-hugas ng gulay, hugas lang niya. Kasi nga, gusto kong malinis. Malinit ang gulay. Ang inap na lumabas na tubig. Wala, parang kainit yung tubig. Kaya malamig na. Dito dito yung malamig. Ba't nainit na yung lumabas? Na siya, guys. Napakalinis na lang. Yan po. So, ito na yung kalabasa. Kaya natin kalabasa. Parang lang ano. Asa, hindi pala sa kainin yung pag-ilaw. Tara. So, lalagyan natin siya ng tubig. Lagyan natin siya ng tubig na yan, mga dalawang baso. Kasi okay lang siya na may sabaw. Yan, so, lagyan natin siya ng tubig, guys. Ayan, nilagyan ko siya ng tubig. So, lagyan natin siya ng pasto. Dito ko lang din siya na lang. Pwede ba rin? Yan, mas masarap daw kasi pagkasuka. So, huwag natin ganong matamisin. Ayan. So, yan. Lagyan natin siya ng asukal, guys. Inyo rin itong gawin sa inyo. So, ito na siya. Inaluan ko na siya ng asukal. So, steam na natin to. Yan, steam na natin yan. Yan, masarap na siya pag naluto kasi ma-absorb na yung sugar. Tara, punta na tayo dun sa steaman. Kaya na natin yun sa steam. Yan. Steam natin siya dito. Lagyan muna natin siya ng tubig. Para maluto siya. Konti lang ilagay natin tubig. Bawasan rin natin. Hindi rin natin siya ilalagay lahat. Parang ganyan lang siya. Ilagay na natin to. Tapos, ayan na siya. Saksak na natin. At ipindutin! So, ayan na siya, guys. Antayin na lang siya na maluto, mga ice something, mga pag nawala na yung tubig natin, alam ko ilang minutes ba yan, nawawalan tubig.